So what's up guys, Aljen here. Pag-uusapan natin ang mundo ng Pinoy basketball. Alam niyo na. So alam niyo naman na ang Blackwater Bossing ay isang farm team ng PBA. Farm team ng MVP Group rather. So yun na nga, malaki ang potential ng mga 90% ng players ito ay mapunta sa MVP Groups, TNT, and Lex Meralco. Umpisa natin kay Archie Concepcion. Hindi ko pa masabi si Archie kasi hindi pa masyadong babad eh. Hindi masyadong ginagamit. Medyo nababangko pa siya dito. Siguro for now ah. Matagal-tagal pa siya dyan. Pahihinugin pa siya dyan sa TNT. Medyo ma... Ay, TNT. Pahinugin muna siya sa Blackwater Bossing. So, only time will tell. Pagka mapaganda na playing time niya, pagka napitas na yung mga top tier players dito, ay gumanda na kanyang playing time. Tsaka siya mapipitas. So next is ang number one pick. Ang number one pick na si Christian David. Christian David, siguro para sa akin, kung nagmamadali na token takes, eh, mapunta siya token takes agad. Pwede siyang matrade for ano, sino ba? Ititrade sa mga tatlong bangko ng token techs. Tapos, yun na, Christian David na yun. Ganun lang yan. Sino ba mga players ng token techs na tingin nyo maano? Siguro hindi this year. Siguro kung yung magiging makukuha ang player nila next year, ganyan. Pero kung nagmamadali na sila, di bigay nila yung ano, rights ni Mikey Williams for Christian David, mga ganun. Pero kung di sila nagmamadali, pwede naman kunyari, kuhunin na si Ato Olar sa NLEX. E di isama na si Christian David, mapunta siya sa NLEX muna. Titignan muna yung potential niya kung pwede na siya sa ano, Team A. Tetestingin muna, ano niya, tetestingin muna sa Team B ng MVP Group. Kasi dalawa lang naman yung Team A nila, Meralco at Token Taxi. Kung sa Meralco naman siya mapupunta, siguro kaya ano, matitrade siya kay Raymond Almasan. Kasi wala na, injury prone na si Raymond Almasan eh. Tsaka ito, nakalagay dito ah, sa page na center forward si Christian David. Kung kaya niya magsentro, eh pwede. In a potential trade sa kanya, Raymond Almasan. So next si ano, Mike De Gregorio. Mike De Gregorio kasi pumunta na sana to eh. Sa token text, pero sumandali lang din. Hindi rin masyado nagamit. So either na maging mainstay na siya ng Blackwater or subukan siya sa Meralco, NLEX, isama siya, trade asset dun sa dalawang team na yun. Siguro, pwede siya kaya, no? Wala akong maisip na pantay na ano, napapayag sila na malipat siya dun eh, sa mga teams na yun. Pwede siya maging potential kasama sa trade. Mayroon isang star player, tapos siya veteran. So, next, ano, Richard Escoto. Feel ko ito magiging mainstay ito dito or makakasama sa trade asset. Parang si Mike De Gregorio. Kasi saktuan lang din yung laro niya eh. Hindi siya, wala pa, parang role player lang talaga ang kanyang ganap talaga sa team na to, sa Blackwater. So, if ever, feeling ko mainstay or magiging part ng trade asset. Yun. Si Bradwin Ginto. Si Bradwin Ginto ay feel ko magiging mainstay ito ng ano, ng Blackwater Bossing. Kasi
ano na, naging journey man na to, palipat-lipat na siya ng team. Pero pag nakuha naman siya is ano naman, quality minutes naman pag ginamit siya, di ba? Siguro magtiwala lang talaga yung team sa kanya para maging ano, masipag naman to eh. Kumbaga ano lang talaga. As a center, medyo ano siya, maliit. Pero pag ano naman, hardworking naman. So, it's either naging mainstay siya or ma-sign sa ibang team. Tyro Seal, ito. Pwedeng ano to, maging token text to. Ano na lang, pinapainog na lang talaga. Maganda laro nito eh. Tsaka ano, may blocking, may dunk. Kumbaga, defensive, offensive. Talagang painugin na lang talaga. Malilipat na to. So, kung mapuboto siya sa token text, siguro, baka, ano, para kay, ano yan. Para sa mga bangko din, kasi medyo mababa yung draft, ano niya eh. Mababa, babot ba siya ng, ano, second round? First round ata siya or second round. So, ba magbigay lang ng mga players na katulad nila, ano? Sino ba pwede sa, ano, sa token text na, ano, depende kung di umepekto yung Henry Gallinato, ganyan-ganyan. Sila, sino ba pwede i-trade? Pero feeling ko ito, if ever feel nila hindi pa masyadong ready, baka sa NLEX muna, ganyan. Sa NLEX muna matrade. For sinabi natin yung Mike Miranda, ganun. Mike Miranda. Para big man to big man, di ba? So, tama NLEX yun, di ba? Tapos, Meralco. Kung sa Meralco, siguro baka ibigay, pumayag na si Martial na, si kung may Martial for ano, si Alvin Pasaol, mga ganun trade. Alvin Pasaol for Tyro Seal, ganyan. So, next, RK Ilagan. So, nagpapakita na ng potential si RK Ilagan, di ba? Maganda nilalaro niya ngayon. So, baka pwede siya maging talk and text. Maging part ng ano, kung nakikita nilang hindi na masyadong, kung si Kim Montalvo ay medyo hilaw pa, baka nahihilawan pa sila sa best point guard of Mall of Asia. Baka ito, baka i-trade kay RK Ilagan to, si Kim Montalvo. Or gusto kung magre-revamp ang Meralco, pwede siguro si ano eh. Sino ba yung point guard nila doon na ano? Apote. Point guard. Pero galing San Beda yun eh. Baka mamaya hingi ni ano yun. Hingi na NLEX yun kasi paborito ng NLEX, yung coach ng NLEX na kumuha ng former San Beda players eh. Baka doon mapunta yun. Siguro kung si RK Ilagan for mga sabihin natin si ano si NLEX, siguro si Robbie Herndon, mga ganyan, mga potential trade for RK Ilagan. Clifford Hopia, ano, napanood ko to nung ano eh, nung PBA on tour, medyo malambot pa eh. So baka pahinugin pa dito yan if ever. Pero magandang trade asset to kasi sentro, laki, matangkad. So baka pwede subukan to sa ano, sa NLEX or sa Meralco. Parang malabo pa to sa token text eh. Pag parang hindi pa siya aanoy ng token text para sa akin na. Pero ang potential niya is maging trade asset sa ano, NLEX or Meralco. Kapalit nila ano, kung sa NLEX sila Michael Miranda, ganyan. Kung sa Meralco si ano,
si Jose Raymar, Jose Maganon, or sila Alvin Pasaol, yung mga hindi nagamit talaga dun. Pwede rin si Maganon, sino ba to? Sino ba yung ano, basta mga big man ng ano, ng Meralco, isa dun pwede palit dito ay Clifford Hopia. So next, si James Cuecote. Ito, malayo potential ito na maging token text. Pero syempre, paikutin pa ito muna sa NLEX. Alam niyo naman kung paano gumalaw ang ano, eh, MVP group eh. Paikutin muna sa NLEX yan eh. Siguro, malaki mapunta ito sa ano. Mapunta ito sa token text. Kung dediretso na siya doon, siguro baka papalitan ito ni ano. Sino ba ito? Ba't ba nakalimutan player ng token text? Si ano? Sino ba itong player na ito? Si Ryan ano? Sabi yun, si Ryan. Basta yung Ryan sa yung veteran na shooting guard sa ano. Alam mo naman, pag tumatanda na yung players ng token text na ano na eh. Nagkakatrade na, di ba? Basta si Ryan na. Sa token text, hindi diretso na siya dun. Pero dahil former San Beda to, medyo mainit sa mata to ng NLEX. So kukunin to ng NLEX ay sino ba pwede sa NLEX na i-trade? Siguro yan, si Robert Herndon. Si Robert Herndon ang nakikita kong bagay na trade dito. Or sino pa ba? Yung ano, yung gumagawa ka, yung gumagawa ngayon na rookie. Yung tumal, yung nanalo sila sa Meralco, si ano, pangalan nito. Pero pag wala pa isang cellphone eh, no. Basta 'yun. Isa do sa malaking chance, pinakamalaking chance sa ano to. Sa NLEX. Kasi nga former San Beda, baka ibigay na ng ano, ng token text to kasi nga San Beda Red Lion eh, si James Cuecote. So ito na nga, si Ray ng Batak. Si Ray ng Batak na sinabi ano, matitrade na dapat to token text agad, kaso parang na-spoil ata kaya hindi tinuloy. Ayun yung rumor, diba, sa, na kumakalat sa ano, sa Facebook, sa online. Pero siguro ko kung didiretso na to sa ano, token text, kung nakikita na nila na wala nang ano, diba, nangyari na kay Jimmy Ella pag di na umalis siya dun eh, napunta sa Meralco, pwede mapunta na si Jason Castro dito sa Blackwater for Ray ng Batak. Or pwede rin siguro kasi nagre-revamp ng Meralco. Pwede rin maging trade kay Chris Newsom. It's either yun, Meralco o ano to eh. Meralco or token text kasi parang malabo na NLEX kasi farm team na NLEX eh. Hindi ko nakikita talaga yung NLEX na as part of the big 3. Na ito, big 2 na lang talaga. So, Ray ng Batak, it's either yun, Jason Castro or maging ano, tatlong bangko for Ray ng Batak. Ganun naman, alam mo, mga galawa ng mga yan eh. Sam Skip Montalvo, si Joel Fonperrada for Ray ng Batak. Ganun, dalawa lang naman para magmukhang mas lugi pa, mas fair yung trade or lugi yung token deck kasi dalawa yung pinakawala eh. So yun na nga. Next, si Jetroy Rosario. Ito si Jetroy Rosario. Yun na nga, sa, kung napanood yung video ko na isa, si, gusto na siyang ibalik sa token text. So, pero pinag-aagawan pa na San Miguel. So para sa akin, isa lang dun, SMB or token text. Or kung papayagan na lang magpalakas sa Meralco, pwede siya sa Meralco.
siguro ipalit kay Cliff Hodge. Kasi Cliff Hodge mapupunta ng token text. Alam mo naman ganun. May ano lang yan eh. Megos-megos lang yan eh. Ikot-ikot lang yan eh. Mapunta sa index si Cliff Hodge. Mga ganun. Isa doon maikot lang yan eh. Cliff Hodge. Or Troy Rosario. Mga Troy Rosario, Tomeralco. Makapalit lang siguro si ano. Kung magiging farm team type yung trade, sila Alvin Pasaol, sila Raymar Jose, ganyan sila, or nga dahil nga medyo injury prone na rin si ano, Raymond Almasan, baka Raymond Almasan for Troy Rosario, samahan siguro na Alvin Pasaol lang, ganyan mga ganun na mga pwede mo yung galaw nitong ano para kay Troy Rosario, or mapunta na siya sa token text kasi nga yun na nga yung rumor, token text. Kung sa token text naman siya mapunta, mahirap eh siguro, baka yung rights ni Mikey Williams ang magiging trade dito. Mikey Williams for Troy Rosario, mga ganun trade na. Pero hindi na maglalaro si Mikey Williams, depende kung mapunta siya sa Blackwater, then si Blackwater i-trade si Mikey Williams San Miguel para mapaglaro siya sa SMC. Parang feeling ko dun yun ang potential na pwede maglaro si Mikey Williams ulit sa PBA kung mapunta siya sa SMC teams. Ito si Ryan Sena, pwede kasi nagbago na ang laro nito, hindi na, alam mo naman nagkisabay na rin siya sa mga sentro ngayon na may shooting sa labas. So, baka maging trade asset. Hindi siya yung one-on-one trade. Pero pwede na rin siya maging mainstay dito dahil medyo matanda na rin siya. Na okay na siya dito hanggang mag-retire sa Blackwater. So, yun lang. Yun lang naman na naisip ko. Trade asset or mag-stay na siya dito sa Blackwater Bossing. Ray Suerte. Kung suswertehin siya, sa token text siya mapupunta. Kasi naging ano na siya, ng main gunner na siya nitong Blackwater eh. Pero dumadami na sila ngayon doon. Madami nang gumagawa. Baka kung feeling ko hinog na siya, eh baka mapunta siya doon sa token text. Kapalit ni Ryan ano. Matatanda ko rin yung pangalan niya. Basta si Ryan. Mga ganun. Or makasama siya sa revamp ng Meralco Bolts. Feeling ko magre-revamp na talaga yan eh. Kasi nga hindi na kumbaga yung core nila, yung pa rin yan eh. Wala naman nangyayari. Baka mapunta siya sa ano, sa Meralco Bolts for me ah. Hindi ko lang alam sino pwede i-trade. Siguro Alvin Pasaol, ganun. Or mga tipong si ano. Sino ba pwede pa doon na player? Quinto. Malabo eh. Magaling yung Quinto para i-trade si Ray Suerte. Mas magaling ah. For me, mas magaling si ano. Si Quinto over Ray Suerte nga lang. Kaya isa sa mga bench players ng ano, Meralco for Ray Suerte ang mangyayari dyan. Ito si JD Tungkab. Ano lang naman eh. Kakapunta niya lang sa Pahinugan. So baka maging matagal pa siya dito sa Blackwater Bossing. Cedar pag nakita na yung potential niya. Ay, magaling naman to eh. Talagang hindi lang nabibigyan ng playing time. Maganda na na-trade siya dito. Maganda for his career ah. Na napunta siya dito kasi nga dito mapapakita niya yung potential niya sa Blackwater. So, for me, matagal pa siya dito bago mapitas, bago huminog ulit. Diba? So, yun na nga. Yun lang na, wala pang possible trade na mangyari. So last si James Yap.
ba't wala si Chua? Wala si ano? Wala dito sa de-updated yung page. So yun nga, James Yap. Ito siguro hindi na ito mapupunta sa MVP groups. Malabo na. Either mag-retire siya sa Blackwater Bossing or mapunta siya sa Magnolia Hotshots para i-retire lang. Makapaglaro kahit isang season or isang conference. Yun lang naman yun. Kasi malabo na eh. Kasi matanda na rin nga yun. Legend na. Wala na masyado kailangan ng ano eh. Wala na masyadong kailangan patunayan pa. It's either not i-retire na siya dito, i-retire siya. Ang controversial na lang naman yung pag-retire ng jersey niya eh. Kasi nga, di ba, ni-retire na ng Magnolia si Mark Pingris, si PJ Simon. Eh, syempre kasama siya sa Big 3 na yun eh. Siya yung pinakamahalagang piece dun sa Big 3 na yun, si James Yap. Kumbaga, parang ano, Big 3 ng Miami na Chris Bosh, ano yun, D-Wade, Lebron. Kumbaga siya yung Lebron dun sa tatlong yun eh. So, yun na nga. It's either makabalik siya sa Magnolia, i-train siya dun, or sign pag nag-free agent. Or, kung wala na talaga, kung medyo pangit talaga yung kanilang relasyon with SMC, magre-retire na siya dito sa Blackwater Bossing. So ako si ano, wala din mo masasabi kay Chua ngayon kasi nga wala, nag-bounce na siya sa Wells, di pa siya nagbabounce sa Meralco. Kung ano, sige, sama na natin si Chua. Sama na natin si Justin Chua. Kung magre-revamp ang Meralco kasi napunta na siya sa NLEX eh. Dalawang beses na siya nag NLEX Road Warriors tapos nag-talk and text na injured. Kung ano, baka pwede siya matrade sa Meralco. Meralco Bolts na siguro ang next destination niya or mapunta siya sa mga ibang sa SMC or sa independent ano teams. Pero kung MVP group ay eh, pinag-usapan naman natin MVP group eh. Sa Meralco na yung next destination niya. For me. Hindi ko nga alam sino pwede i-trade. Siguro mga tipong mga sila ano nga. Sorry kung lagi na sabi si Alvin Pasaol kasi nga gusto mabigyan ng playing time si Alvin Pasaol. Kasi nga, nakita mo naman potential niya nung college. Saan ng 3x3. Pero dito sa PBA, medyo bihira siya bigyan ng playing time. Siguro kailangan niya lang matrade para mapakita yung potential niya. So, pwede to. Justin Chua for... pangalan nito? Justin Chua for Alvin Pasaol. So, kung tingin nyo guys, meron kayo naisip na trade for Blackwater, alam naman natin na 90% ng players ito is mapupunta sa MVP group. Kasi nga, wala eh, pinawala. Noong una, naniniwala ako na ano, hindi sila farm team, pero ngayon, convinced na ako na hindi magbabago eh. Sige, team, bigyan na ulit natin ng last chance. Kasi 3-0 sila ngayon eh. Pero di pa nila nakakatapat yung mga... di pa nila nakakatapat ang SMC group. So, titignan natin soon. So, thank you guys for watching. Like, share, subscribe. Thank you.